Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin may buhay na walang hanggan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazarenong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon ay unang Biyernes sa buwan ng Mayo. Atin pong patuloy na pinararangalan ang kamahal-mahalang puso ng ating dakilang poon, ang mahal na pong Nazareno, kasabay ng ating pagkilala rin sa kabanalan ng ating mahal na ina. Upang sama-sama tayong mabiyayaan, kasama ng lahat na nakatunghay sa ating pagdiriwang, ang mga nakatunghay sa Facebook Live, sa YouTube at sa Twitter, at maging silang lahat na ating ginugunita sa banal na misang ito, sama-sama nating hingin ang kapatawaran mula sa Diyos sa lahat nating nagawang kalabisan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay.
At nang matupad nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok mong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman ito, ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo nang kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayo, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, at kung hindi gayon, ay sinabi ko na sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan.
Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Happy First Friday. Ngayon po ay buwan ng Mayo, buwan ng pagpaparangal sa ating mahal na ina, Flores de Maria. At ngayon nga pong unang Biyernes ng Mayo ay pagpaparangal naman, natatanging paggalang at pagpaparangal sa kamahal-mahalang puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na poon na muling nabuhay. Ang ating pong pagbasa ay napakaganda. Ito po ay mga pahayag ng Panginoon na nagpapahiwatig na nararamdaman niya ang damdamin ng kanyang mga alagad. Noon hong eleksyon, presidential election, meron hong isang kandidato na meron siyang napakaganda niyang presidential campaign slogan. Nababasa kita. Nababasa kita. Basang-basa kita. Siguro alam niyo kung sino siya. No, hindi ko na sasabihin. Malapit siya sa puso nating mga Manilenyo. Now, ito ay napakagandang bigyang pansin at iugnay sa ating ebanghelyo ngayon na ang Panginoong Jesus Nazareno ramdam niya at nababasa niya ang pinagdadaanan ng mga alagad niya. Kaya naman sa kanilang pagkabalisa at kawalang katiyakan, hanggang kailan ba natin makakasama ang Panginoon? Ito ang naging pahayag ng mahal na poon. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin at manalig din kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kulang na lang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, sagot ko kayo, may tiyak kayong lugar sa pupuntahan ko. At kung ako man ay pupunta sa tahanan ng aking ama, ito'y hindi paglisan sa piling nyo, kundi ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan at babalikan ko kayo upang kayo'y samahan at sunduin at ihatid sa mga silid sa tahanan ng aking ama. A very clear assurance, kasiguraduhang pangako ng Panginoong muling nabuhay. At ito ang sana'y panghawakan natin sa harap ng marami nating pag-aalala, pagkabalisa, or sa Bisaya pa, kabalaka. Meron ho ba mga Bisayan speaking dito? No? Kabalaka. No? Tama ba yung aking term? Kabalaka, pag-aalala, mga pag-antos o kabalaka, o mga tanang, mga butang na nawala ng Bisaya natin. Anyway, so yun ho, mga pag-aalala. Na hindi lang naman ho mga Bisayan speaking, tayo ho mga Katagalugan, nasa Maynila. In general, all of us, lahat po tayo, meron hong inaalaala. At kadalasan, sa atin hong pag-aalala, tayo ho'y nalulunod ng mga pagkabalisang ito at hindi na natin nakikita ang nararapat at ang tama. Kaya nga, ang Panginoong Nazareno, nababasa niya at nararamdaman niya tayong lahat. At ito ang kanyang pahayag, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. Now, paano ho natin ipapakita at tutugunan itong pangyayang ito ng ating mahal na poon? Huwag kayong mabalisa at manalig kayo sa akin.
Tatalikuran ko ba ang problema? Hindi ko ba haharapin? Tatakasan ko? Hindi. Hindi. Hindi ho natin pwedeng takasan. Wala akong trabaho, may sakit sa pamilya, may problema sa bahay. Yan ho ang ating kalalagayan ngayon. Halimbawa, na hindi ho natin pwedeng takasan at hindi natin pwedeng talikuran. Ngunit hindi ako mag-aalala, bagkus ang lahat ng ito'y aking idudulog sa Panginoon. Di ba narinig na ho natin ang kanyang paanyaya? Humingi kayo at kayo'y... Anong sagot ni Lord? Anong pangako niya? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Humanap kayo at inyong masusumpungan, makikita. Ganon kasigurado ang paglapit natin sa Diyos. Kaya nga ngayon sinasabi niya, huwag kayong mabalisa. Do not be worried. Do not be troubled. Manalig kayo sa akin at manalig kayo sa Diyos Ama. At ito nga ho ang paraan para atin itong isabuhay na kung ano man ho ang ating alalahanin o mga takot o kaya'y mga pangangailangan sa buhay, lahat ng ito'y aking haharapin at idudulog ko sa Panginoon sa panalangin. Lahat, halimbawa, Lord, nag-away kami ng anak ko. Hindi ko alam kung kailan kami magbabati. Lord, bilang na araw namin sa bahay na ito, hindi ko po alam saan kami lilipat. Lord, may taning na buhay ko. Hanggang kailan ba ako mabubuhay? Pwede bang bigyan mo pa ako ng mahaba-habang panahon? I mean, meron nung kasabihan ng mga Russian. No? Siguro ay narinig nyo na ito. Wala naman no tayo memory gap. No? It's, let us refresh our minds. Man proposes, God disposes. Man proposes, God disposes. Kayo naman, para wag makalimutan. Man proposes, God disposes. Diba? Kahit sabihin nyong it's something alien, something strange, or something foreign. Pero ho, malapit sa ating karanasan, totoo nga, na wala palang masamang idulog sa Diyos ang lahat, ngunit ibibigay ko sa Panginoon ang kalayaang magpasya. Sa halip na ako mag-isip, mag-alala, mag-worry, mabalisa, maligalig, ang lahat ng ito, ilalapit ko sa Panginoon, ngunit hahayaan kong siya ang pumili at magpasya. Kaya, roughly, tinagalog ko ho, isinaling ko sa Filipino, yun hong Russian expression na yun. Man proposes, God disposes. At ito ho yung aking nabuo. If you have a better translation, i-share ho natin. I-upload ninyo sa atin hong account. Ang sabi ng sa tagsaling Filipino, idulog sa Diyos ang lahat, ngunit hayaang siya ang pumili at magpasya. Session ho, medyo simpleng-simple. No? Medyo iba hong takbo ng utak natin eh. Wala, hindi ho gumagana. No? Idulog sa Diyos ang lahat, ngunit hayaang ang Diyos ang pumili at magpasya. Lahat. Lord, hindi ko alam kung magkakatrabaho ako. Gagaling pa ba ako? Saan kami lilipat? May pagkain ba kami mamayang gabi? Magkakabati pa ba kami ng anak ko? Makakasimba kaya ako sa Linggo? Makakapag-abroad pa ba ako? Makakalipat pa ba ako? Gaganda pa ba ang buhay ko? Lahat ng yan, ano man ho itong ating mga alalahanin sa buhay, hindi ho natin dapat
pinoproblema. Dahil sa gayong paraan, umaasa lamang tayo sa sarili nating kakayahan. Bagkus, kilalanin natin na ang Diyos na mapagparaya at mabuti ang siyang umaako ng lahat ng ito upang gawin para na rin sa ating ikabubuti. Kaya nga lahat ng aking alalahanin, sa Kanya ko sasabihin, ngunit ibibigay ko sa Kanya ang kalayaang pumili at magpasya. Sa gayon, wala akong kabalaka, wala akong alalahanin, dahil ang Diyos ang sumasagot nito sa akin. Man proposes, God disposes. Idulog natin ang lahat sa Panginoon at hayaan natin siya ang pumili at magpasya ng nauukol at nararapat sa atin ngayon. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay ng ating poon. Magsitayo po ang lahat. Sa bawat panalangin ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligaling ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Patuloy nating ipagdasal ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga dentistry board examinees, maging silang mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng lahat nating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Para sa kanila, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Basbasan mo rin, Panginoon, ang aming bansa ng sapat na ulan na aming kinakailangan sa ganitong kapanahunan upang magkaroon ng sapat na pagkain at kabuhayan ng lahat. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, nababatid mo ang lahat naming mga pinagdadaanan. Nawa sa gitna ng aming mga pag-aalala at mga pangangailangan, pakinggan namin ang iyong panyaya, lalo na ang panawagan ni Jesus na manalig sa Kanya. Sa paniniwala ang lahat ng aming pinagdadaanan ay iyong bibigyang katuparan para na rin sa aming kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, bagkus tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, si Jesus na maamong tupa at pastol na tumubos sa aming lahat. Siya'y tunay na maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Muli tayong binibigyan ni Jesus ng katiyakan ng ating panalangin ay pumapailan lang sa kalangitan. Kaya't samahan natin siya sa pagtawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kaharian
kakanin sa araw-araw at pa. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyatya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nababasa tayo ng Diyos. Sana'y nararamdaman at nababasa rin natin ang bawat isa. Kaya't buong saya nating ihatid sa kanila ang kapayapaan niya. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang Panginoong nating nagbibigay katiyakan at kasiguraduhan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y maniniwala at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at ugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
iyong pag-iisang inalot ng problema at takot na iyong dala sa iyong pagtatako. Tawagin mo ako, di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sa samahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa iyo. Awin ng panindim, buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin. Magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sa samahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong ituon sa dakila pag-ibig ko sa iyo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sa samahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa iyo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement: magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay
ay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sonship, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ni Jesus na iyong anak ay makinabang ng lubusan sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po ay first Saturday of May. Kung atin pong pinarangalan ngayon ang kamahal-mahalang puso ng ating pong Nazareno, huwag tayong makalimot na magsimba rin bukas sa karangalan naman ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. At ngayon pong buong buwan ng Mayo, tayo po inihikayat na mag-alay ng bulaklak o dasal. Naintindihan po natin na mahal po ang bulaklak ngayon. Kaya't huwag kukuha ng bulaklak sa kapitbahay ng walang paalam o hindi naman kailangan ding bumili ng mahal, kundi ang ialay po natin ay dasal. Yan po ang mas katanggap-tanggap sa mahal na ina, ang dasal, lalo na para sa iba na sa kanya natin iaalay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan ng lahat ng hindi makasimba ngayon na kanilang ipinagdarasal. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na Ikaw ang aming pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging manalig sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Mismo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati